Wasap mga kanots, ito na po yung part 1 na pangalawang video na matutunghayan ngayon kung paano mag-revarnish ng isang vendor na hindi mukhang pintura. Ang importante po sa revarnish, kailangan litaw pa rin ang aspen ng kahoy ng nara. Panoorin na rin po hanggang dulo para makakuha po tayo ng tips. Alam nyo mga kanots, habang tumatagal po ang dating varnish ng vendor po natin, at syempre, magkakaroon po yan siya ng libag kung tawagin. Kaya po, lihain po natin siya ng sandpaper number 240 na may kasamang pentener. At pagkatapos po natin siya lihain, kumuha po tayo ng basahan. Punasan po siya natin ng maigi. Bago po ang lahat makanots, huwag po kalimutan ang mag-like, comment, share at subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ayan makanots, magdagdag po tayo ng kulay. Ang kulay po ang gagamitin natin ay port amber na tinting color. Tanong po, paano po natin siya itimpla? Mag-apply po tayo ng pentener at port amber. Kumuha po tayo ng malinis na lalagyan. Magsalin po tayo ng kalahating bote ng pentener. Ngayon, haluin po natin hanggang malusaw ang port amber. Mas maganda yan makanots, lagnawan lang po natin ang kulay para hindi siya agad mag-dart ang in-apply nating stain. Ngayon, ito po yung main door natin at ito naman ang sliding door. Gagayaan po natin ang kulay sa sliding door. Ngayon makanots, panoorin lang po yung video dito po.
Ngayon, makanots. Pagkatapos ng magdagdag ng kulay, ipitin po natin siya ng sanding seller. Pagkatapos natin mag-spray ng sanding seller, sa sunod na step, huwag niya tayong magdalawang coating ng stain sa mindor para hindi po mabulag po yung aspen ng kahoy. Sa sunod na step, mag-apply po tayo ng penetrating injury walnut. Simple lang yan mga kanots. Timplayan lang po natin yan sa clear gloss at konting lacquer blow. Pag magtimpla po tayo ng injury walnut, kung kalahati po yan sa isang quart na injury walnut, 1/4 lang po yan sa clear gloss at 1/8 lang po sa lacquer blow. Ganun din yan sa lacquer thinner.